presidential candidates here on one stage today at the University of Santo Tomas to answer questions on the issues, on the controversies, on their background and experience. Kilalanin natin ang ating mga kandidato. So we can decide later which one of them is most qualified to be the next president of our country. So, balikan natin yung tanong natin kanina. Yeah. Pero Pinky, before that, just very quickly, para lang sa mga nanonood, our digital, our virtual audience, and here also, wala pong dalang notes ang ating mga candidates, no? Wala pong kodigo, walang gadgets. Ang meron sila, papel at a ballpen, at doon sila nag-note-taking. So either meron po silang photographic memory or may guardian angels sila. Pero wala po silang notes. Okay, so balikan natin ang tanong natin kanina. Candidates, nasaan kayo? Where were you rather in the days, weeks, and months that followed after the president placed Luzon under ECQ? And this is going to be a general question for everyone here tonight. Pero mag-umpisa po tayo kay Kalyodi de Guzman. Kalyodi. Nung mga panahong yon, nasa bahay, nanonood ng telebisyon at nakita ko yung mga policy ng gobyerno na ipapatupad. Nalulungkot ako dahil ang unang-unang ginawa ng Pangulong Duterte ay parang binaliwala yung COVID na parang isang maliit na bagay lang. At kaya naging relax at nung pagdating ng March ay saka nagkukumahog ang problema ay sa halip na mga taong may alam sa medical at sa virus ay mas ang minobilize ay yung militar na ang ginawa puro lockdown. Sana ang ginawa ay mga expert dito sa virus ang minobilize at yung ating mga community sa mga barangay ay pinalahok para nang sa ganon ay makatuwang para sa paglaban dito sa COVID. Ginamit para sa mass testing, contact tracing, at panawagan para sa malawakang vaccination. At pagkatayo ng mga isolation facilities. At then, tinugon ng kagad dapat yung kahilingan ng ating mga frontliner, ng mga health workers sa mga clinic at hospital, yung kailang kahilingan na magkaroon sila ng dagdag na personnel, dagdag na mga protection sa kailang sarili, and at the same time, yung special risk allowance ay ipinurbide para hindi nag-collapse. Secretary Bert Gonzales? Inabutan ako sa isang mountain barangay sa Orani, Bataan. Napakaganda ng tanawin doon at klima. Nakita ko ang problema ng barangay na aking kinalalagyan. Kaya ang ginawa ko, humingi ako ng permiso sa barangay captain, sa mayor ng Orani, at ako naman ay pinagbigyan, nagpagawa ako ng isang shrine doon. Isang taon naming ginawa yung shrine. Lahat ng tao sa barangay, halos lahat nagkaroon ng hanap buhay. At ako naman nagkaroon ng panahon na magnilay-nilay kung ano ang pwede natin gawin at paano makikita kung ano na ang lapit ko sa kalikasan eh. Ay medyo in-imagine natin yan. Kung sakali ka ako mag-normal, palagay ko agrikultura. Ang una natin itutula kasi kailangan ng pagkain. Doon po sa barangay na aking nakulungan, okay ang buhay ko doon kasi sariwa ang pagkain. Sariwa lahat. Napakaganda pong leksyon yan sa pagpaplano natin kung anong nararapat natin gawin sa pandemic. Mayor Isko? Salamat sa ating British government before na magkaroon ng first infection sa Manila, February of that year, I was invited to London and be with Corona British Response Agency. And immediately, in less than a week, I went back with a copy of the plan of British government and immediately implemented it in the city of Manila. In fact, upon arrival, minute ko kagad yung MHD, anim na director ng hospital, MPD, City Engineering, Manila Social Welfare, because what we are seeing with Wuhan a few months before that, baka nga mangyari sa atin. And in fact, pagbalik ko, talaga nagkaroon ng infeksyon. In fact, sa Manila yon yung isa. No? At awa naman ng Diyos na-implement natin kaagad yung maabatan yung pwedeng paglagyan ng ating mga posibleng pasyente, wherein in Santa Ana Hospital, we created the first
Infectious Disease Control Center. On the first week, about 16 beds, and in a month time, about 60 beds available. Kaya naging center of COVID patient ang Santa Ana Hospital. And we cushion the socioeconomic impact to the lives of every Manileños by giving ayudas, especially to our poor drivers who were immediately affected of such pandemic. Senator Ping Lacson. Nasa Senado po ako at natatandaan ko, tinatanong namin yung mga health officials dahil merong Wuhan couple nagbiyahe galing Cebu, papunta Dumaguete, bumalik na Manila. Tinanong namin, kailan may contact tracing? Ilan na yung na-contact tracing nyo sa mga co-passengers? Ang sagot sa amin, 17%. Agad-agad naisip ko, malaki ang problema natin. Pagkatapos noon, yung mga Chinese tourists, pinayagan pa rin, hindi binawalan na makapasok dahil kaibigan daw natin ng China. Again, sinabi ko, malaki problema natin. Sa mga sumunod na araw, amin ang binalangkas yung Bayanihan 1 no? Sa pangunguna ng aming Senate President na siya may akda ng Bayanihan 1 dahil kailangan na ng ayuda ng ating mga, hindi lamang health workers, kundi yung ating mga kababayan na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya, dahil sa lockdown. So noon, binabalangkas namin, ang napag-alaman ko noon, 2016 na datos ang gagamitin para doon sa mga bibigyan ng ayuda. Sabi ko, malaki na naman ang problema natin dito dahil 2020 na. Eh kung ating gagamitin yung datos ng 2016, malamang sa hindi, yung mga dating walang trabaho, nagkatrabaho na, at yung may mga trabaho naman, eh nawalan ng trabaho, so hindi updated. So ganun nga nangyari, sa mga sumunod na araw, nagpasa pa kami ng Bayanihan 2, dahil yung mga transport drivers, ano, jeepney drivers, taxi drivers, at mga bus drivers, hindi na bigyan ng ayuda, so hinihabol namin yun. Yun ang aming mga ginawa. Secretary Ernie Abelia, sir. Ang nangyari po noon, I was still with DFA at ang binigyan tugon po yung ano yung pagre-repatriate ng ating mga OFWs na nanggagaling sa Middle East and sa Europe at malaki siyang gawain dahil it took maybe 400,000 ang mga na-repatriate, mga land-based people, sea-based people, at on the whole ang pinakamatindi po ron kasi marami sa kanila na nanggagaling pa sa mga other centers malayo po sa yung kung saan susunduin ng eroplano, pero yun po ang nabigyan tugon ang pag-a-assist at pagre-repatriate ng ating mga kasamahan ng OFWs. Okay, let's ask Senator Manny Pacquiao now. Para po sa kaalaman ng lahat, nung pagputok po ng lockdown, ng pandemyang ito, tayo po unang lumabas, hindi po tayo nagtago. Una po tayong lumabas at namigay ng face mask, face shield, at saka PPS sa iba't ibang mga, lalong-lalo na sa ating mga kapulisan, yung face mask. Lumabas po tayo at hindi lang po face mask, respiratory po, nagbigay din po tayo. Umabot po ng more or less, kulang-kulang po, 2 billion ang na-donate natin sa gobyerno para po makatulong tayo nung lumabas itong lockdown dahil nakikita po natin yung paghihirap. At hindi po tayo nagtago. Yan po ay patunay na isang tunay na leader na handang ibuhis ang buhay para sa kapakanan ng taong bayan. Yan po ang ebidensya, kung ma-recall nyo po, nandiyan, may record naman yan, may mga news dyan nung nag-lockdown, hindi po tayo nagtago dahil importante may pakita natin na tayo ay tapat sa ating hangarin na makapagserbiyo sa ating bayan, makatulong sa kapwa, sa abot ng ating makakaya. Hindi po pera ng gobyerno yon. Sarili po natin pera yon na ma-donate lang, makatulong tayo sa taong bayan, sa ating mga kababayan, nang ma-resolve kagad ang problema. Salamat po. Let's now ask Vice President Lenny Robredo. All throughout the pandemic po, we were trying to fill in one gap after another. Ang pinakauna po nito, towards the latter part of January, sa opisina po namin, nag-iimbita kami ng mga medical experts. Kasi gusto namin maintindihan kung ano ba talaga itong pandemya, ano yung aasahan natin. Anong nag-February na po, naalala ko, nag-invite kami ng mga medical experts na magsalita sa aking radio program para sa information dissemination, para makapaghanda yung tao. Pagpasok ng March, eto na yung nagkakasakit na yung ating mga frontliners at kulang yung PPE sets.
at tayo po ay nagpre-positionan ng mga PPE set sa lahat ng mga ospital, hindi lang po dito sa Metro Manila pero buong Pilipinas. Nagkulang na po yung supply ng PPE sets, nag-decide na po tayo mag-local production ng PPE sets. Nagtap po tayo ng mga sewing communities sa maraming lugar dito sa una sa Metro Manila, tapos nag-extend tayo sa labas ng Metro Manila. Noong March 16, 17, nung nawalan na po ng nawalan na ng public transportation, nag-launch po tayo ng shuttle buses. Nung nagsha-shuttle buses na po tayo, ang reklamo naman ng mga frontliners, uuwian nila para hindi sila makahawa sa bahay nila. So naglagay po tayo ng mga dormitories. Wala na pong trabaho yung mga todal natin. Naglagay po tayo ng community marts. Nag-launch po tayo ng Bayanihan Eskwela nung wala nang paaralan. Mayroon tayong mga community learning hubs. Nag-launch po tayo ng Bayanihan at Buhay para dun sa mga nawalan ng trabaho. Meron po tayong Vaccine Express, meron tayong Swab Cab, meron po tayong Bayanihan E-Consulta. Naglagay po tayo ng team sa Cebu, saka sa Palawan para makatulong. At ang susunod po si Mr. Faisal Mangundato. Ako po ay dahil sa announcement na yung COVID-19 ay nasa bahay po palagi. Ang pamilya ko ay hindi kami lumalabas sa bahay. At aking pinagsasabihan ng aking mga kamag-anak na sumunod tayo sa patakaran ng ating gobyerno. Alam niyo po, tuwing may kalamidad, ay ito ay galing sa ating may tagalikha. Ipinaparating sa atin na sumubra tayo sa limit ng ating paglagpas sa mga kautusan ng ating Diyos na naglikha sa atin. Kaya po, maraming mga kalamidad na dumarating sa atin, dilobyo, ay dahil po sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Kaya po, itong pandemya, kapag tayo ay hindi sumunod sa ating nagtagalikha, talagang tuloy-tuloy po itong pandemya na mamalagi sa atin. And lastly, Dr. Jose Montemayor Jr. Maraming salamat po. Sabi ng kasabihan, no man, no friend is greater than he who laid down his life for others. Alam niyo po, napakaganda ni sinabi ni BP Lenny, swab, face mask, face shield, yung pera ni Brother Manny, napakaganda kay Senator Ping Lacson. Very ideal, venerable. Pero tandaan nyo ha, yung unang target kagad, limang kaklase ko kagad ang namatay. The first death is in our class, Dr. June Resurrection. Tandaan nyo ha, ako at that time also got this COVID. Very serious. Pero ano ginagawa namin? Still laying our lives for the Filipino. Hindi lang noon, hanggang ngayon, nagtatrabaho kami para sa ating mga kababayan. Alam niyo po, hindi namin inisip ang sarili namin mamundok, hindi namin inisip ang sarili namin nasa Forbes Park kami, namimigay kami ng mga mass patient. Hindi, mga kaibigan, mga kapatid, ang mismong buhay namin, hindi lang bilang doktor, kundi bilang isang mamamayang Pilipino, isang Pilipino na nagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Yan po, buhay, hindi gamit. Maraming salamat po. Our next question, still on COVID-19, this time about the economy. Late last year, NEDA Chief Carl Chua said, it will take more than a decade for the Philippine economy to return to pre-pandemic growth. He said the losses would be felt over the next 10 to 40 years. In January, Chua also said, quote, we are on the correct path to a resilient recovery. Candidates, who are you tapping to be on your economic team and why? If you're not ready to reveal their names, we want to know at least the profiles of these individuals. This is a specific question for three of our candidates. Senator Ping. I cannot name names at this point in time, but ang kailangan yung talagang maalam no, sa economy.
walang trade-off between health and economy. Wala. Kailangan talaga. Ang paghandaan natin, kasi sa ngayon, dapat naka-ready tayo mag-transition from pandemic to endemic. Dapat may mga policies na tayong nililayout na kapag, kasi COVID is here to stay, ano, whether it's pandemic or endemic, so kailangan mayroon na tayong policy directions. And we should be ready to face the next pandemic. Ano. Sa ekonomiya naman, ang tinamaan talaga MSMEs. 99.5% ng ating enterprises, mga MSMEs. 63.2% ng labor force galing sa MSMEs. So kailangan meron tayong comprehensive and targeted financial packages, ano, incentives para sa mga MSMEs. Yung ating financial institutions tulad ng Land Bank at saka yung DBP at in coordination na rin sa ating mga banko na mga pribado. May kausap akong isang malaking negosyante at sinabi nila, tinanong ko sa kanya, paano nyo in-address yung mga suppliers ninyo na mga MSMEs? Sabi niya, hindi, in-extend na namin ang loan. Yun dapat yung partnership between the government and the private sector should be really very close, ano? Especially pag may crisis na tulad dito. So, yun ang dapat gawin sa ekonomi. And you're next, Norberto Gonzalez. Dapat i-expand natin ang mga magpa-participate na magpapalago ng ating ekonomiya, lalo lang sa emergency situation. Kaya bubuksan natin ang source ng capital para maibigay natin sa lahat ng nagnanais na magkaroon ng hanap buhay. Nakita natin ang bagong pattern sa daigdig na ang mga nagtatrabaho, umaalis sa trabaho at gumagawa ng kanilang sariling hanap buhay. This is very important. Kailangan bigyan na ng sapat na kapital. At kung matatakot naman tayo na hindi makakabayad yung binibigyan natin ng kapital, sinasabi ko lamang na yung mga malalaking negosyo na binibigyan natin ng sovereign guarantee kung minsan. Di yung fund na gagamitin natin para sa pagbibigay ng mga kapital sa mga maliliit, kahit mga sari-sari store lang yan, kahit nagtitinda sa palengke, kung nangangailangan sila ng bagong kapital, bibigyan natin. At yung pondo na gagamitin dyan, kung kinakailangan garantiyahan ng gobyerno yan, para kung sakalit manggaling sa mga bangko, hindi pigil-pigil yung mga bangko na magbigay ng kapital sa ating mga mahihirap. At ang susunod, si Senator Manny Pacquiao. Sir? Salamat po at napaganda ng tanong na ito. Kailangan po talaga natin na unang-una, may napili na po ako para dyan sa finance, pero hindi ko lang po babanggitin sa inyo. Pero kailangan po talaga natin na nakapokus po tayo, nakasintro po tayo doon sa tinatawag nating revenue income ng ating gobyerno. Kasi gumagastos tayo taon-taon eh. Ang problema po talaga, yung source, yung revenue income natin, yung source of income ng ating gobyerno, napapabayaan. Lagi po tayo nakatutok doon sa expenditure yearly. Mali po, dapat nakatutok tayo doon sa income ng ating gobyerno dahil para may magagastusin tayo taon-taon. Para tayong nagmamanis ng isang pamamahay ba na pag gumagastos ng 50,000, dapat ang bansa natin hindi lamang kumikita ng less than 50,000, kundi more than that para maka-survive tayo. At para lumago ang ating ekonomiya, kailangan focus tayo doon sa revenue income ng ating gobyerno. Ano ba yung revenue income ng ating gobyerno? Nandyan yung tax revenue income, nandyan yung non-tax revenue income. Because of corruption, doon po tayo natutok sa tax revenue income. Wala po tayo doon sa non-tax revenue because grabing corruption. Ang naiambag na lang po ng non-tax revenue income ay nasa more or less 6% na lamang po sa income ng ating gobyerno taon-taon. Kaya po masakit po talaga na ang ating gobyerno nangungutang palagi taon-taon dahil mas maliit ang kinikita kaysa ginagastos. Bayan, gumising tayo. Gumising tayo. Mayor Isko, Yorme, who will be on your economic team? Well, we will hire somebody who is very good in that field of undertaking. But what matter most is the people. Mga kababayan, ang unang-una kong gagawin ay iparamdam sa inyo na may gobyerno kayong masasandalan sa hirap ng buhay. Kung saan kaya, kung bakit pinopropose ko 5 months ago nung kausap ko yung mga farmers sa Tarlac, fishers folks sa Zambales, sinabi ko, I'll cut into half the oil tax
No? Lahat ng uri ng tax sa krudo, at nakita nyo yung hirap ng buhay ngayon, patas-patas ang krudo, and tax cuts sa lahat ng tax sa kuryente. So immediately mararamdaman ito ng tao. Then second, the bigger picture of this is that we will be more competitive, mga kababayan, sa ating mga neighboring countries because we need to raise our FDIs, the foreign direct investment. So itong mga bagay na ito ay makatutulong para tayo